Yun yung title. Hirap na to na lang. Hindi ako magandang hapon guys. First time ko para. Pero dati sa ano, sa Sinalabong, nag-ano na ako dati about prayer naman siya. Yun lang yung natandaan ko, prayer. Tapos ito yung pangalawa, una ulit. Kasi tagal na yun eh. Kasi nung nasa Sinalabong kami, nag-assign din kami, tapos biglang nawala. Kasi mga apat na lang kami. So, ayun guys. So, ang isi-share ko pala is ano, narinig nyo na dati. Pero ito yung, kumbaga, reflection ko at testimony na din, no? Payak na ako. It's okay to cry. Pasensya na guys. Hindi talaga ako marunong magsalita. Hindi ko talaga kaya magsalita sa akin na ako. Hindi ako kita ako. Ay, nakakasya. Ako lang ito. Oo. Kami lang ito. Oo nga eh. Pero gusto payak na ako. Hindi kinakabahan talaga ako. Guys, I think too big. Kasi yung kita na ako. Organic. So ano siya nang simula nung January yung mga napakinggan ko, sabi ko kay Ate yung pinaka reflection ko lang din. So hindi. Ano ko lang din, reflection ko lang din siya kasi nga hindi pa talaga wala pa akong idea kung paano. So, reflection ko lang. So, parang testimony ko na din. So, yun nga, nasabi na din ng ano, nakakarami. Na ano. Kasi diba, yung mga, yung sinabi din ni Kuya Jeff kahapon na parang lahat ng ano is about Christian walk, ano, Christian growth man siya lahat. So, napakinggan natin simula nung nagsimula yung ano. So, buksan natin yung nagsimula ang realization ko. nagsimula yung realization ko. So, parang lahat ng napakinggan ko, lahat ng binalikan ko, na ano is about Christian growth. So, yun. So, very common yung verse. Yung summary ko is sinummary ko ulit. Tapos ngayon, summary, mas mahaba sa summary ko noong una. So, very, ano siya, very common. Kasi, kumbaga is, ano ko talaga ito, parang, ito, yung reminder ko talaga ito sa sarili ko, no? Ano siya lagi siya, naririnig. Pero, hindi natin magawa. Hindi ko magawa, personally. Kaya mo yan. So, let's open our Bible first. Ibig sabihin, kailangan mo lang masahin. Oo, so, na ano, basahin mamaya. Hindi pa kaya siya, inunahan ko. So, yung verse natin is, lagi natin naririnig is Romans 12:2. Tapos, punta tayo sa Romans 7:22-23. Basahin muna natin yun. Ready, go. Romans 12:2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that they may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Tapos sa 7,
22 go. 4, I delight in the law of God after the inward man, but I see another law in my members warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. Let us pray. Heavenly Father, we ask for your presence for this time, Lord. Glorify your name, O Lord, today. Give me wisdom, O Lord, to deliver your words. May we glorify in this message, Lord. Forgive us our sins in Jesus' name. Amen. Amen. So, yung naano ko talaga is madami kasi akong na, ano ba, na napakinggan na message. So, yung una sabi ko, actions na lang. Kasi ako yung wala akong actions. Pero, ano ba yung actions, di ba? Actions is yung actions. Nang, ganyan siya. Nakalimutan ko na. So, di ba, act man siya. Yung sabi nga, yung faith, ano yan? Sa Isaiah 55. James 2:14 James. 4:26. For us, the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. So, yun nga. Yun yung naisip ko yung una, parang actions, kasi nga, though I have faith, pero wala akong action ba? So, wala din siya. Pero, napakinggan ko is ano siya, James 2:26. So, ang naano ko is choosing to manage your mind first. So, before you kumbaga bago ka mag-act, ano mo muna yung ano mo, yung mind mo. I-manage mo muna. So, you have to choose to manage your mind. So, why? So why do we need to manage our mind? Parang napakinggan ko na dito sa mga preaching, pero wala talaga. Yun nga. So, gusto ko siyang ulitin. So, why do we need to manage our mind? So, yun nga. Ang mind kasi natin is yung daw yung greatest gift na ibinigay sa atin ng Lord. So, pwede natin siyang magamit. Pwede, kasi kung ano yung iniisip natin, yun yung lumalabas. Yun yung isa sa buhay. Kumbaga, kung ang isip natin is puno ng puro kasalanan, ang magagawa din natin is puro kasalanan. Kung ang isip natin is puro good, syempre, good din siya. Good ang lalabas. Kung ang isip natin is for glorifying God, syempre, lahat ng action natin is to glorify God. So, we have to manage our mind. So, we need to manage our mind because Satan knows whatever gets your attention gets you. So, diba? Yun nga, kung alam ni Satan kung ano eh, yung kung saan tayo ititempt. So, we have to, kailangan natin i-manage siya na ang sa isip natin is lagi si Lord. So, hindi
kasi lahat ng ang ginagawa natin sa gumula sa mind, so yun yung unang titirahin ni ano ni Satan, hindi sa behavior natin, kasi yung behavior natin is nagsisimula lang din sa ano o sa ating kung ano yung naiisip natin. Tapos we need to manage our mind because it controls our mind, our life. Hindi yung life yung nag-control sa mind, but our mind controls our life. Tapos yun nga, nasabi ko na we have to manage our mind kasi nga kung sinful mind tayo, ang lahat ng lalabas ay sin din. So we will be dead to sin. Death, yes, death to sin. Sa Romans 8:26. At 8:6 pala. Gawa-gawa ako eh. So sabi doon, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. So, yun. So kapag... Nakasasabot sa conclusion ako, guys! So, hindi. Tapos, yun nga, so, yun nga ang sinasabi na, my thoughts control my life, nasa Proverbs 4:23 siya kung bubuksan nyo. Tapos, yun din, kasi nga, kailangan nating i-manage ang ating, ano, ang ating isipan, kasi nga, it's a battleground for sin. Yung nasa 23, alam niyo nasabi ni Paul, na, though may ano talaga na, alam niya yung, ano, for I delight in the law of God after the inward man. Pero meron pa rin kasi tayo na nature kasi natin na ano o na ano talaga, makasalanan. Alam niyo yun, yung parang lumalabas talaga siya kahit walang nagtuturo. Parang ang ano niya is ang kanyang so ang tao ay natural na makasalanan. So lalabas at lalabas siya. Parang ang kanyang ano, ang kanyang illustration is nung bata ka pa, parang may nag kahit ngayon, di ba, parang may nagturo ba sa'yo na ano, na parang mag-keep ng something. Halimbawa, may nagustuhan ka, may nagturo ba sa'yo na parang ay, kailangan ko itong itabi for ano, para for later. Lalo kapag, di ba, mga temptation mo ganyan eh, di ba? Yung, ano na, example na lang is halimbawa, chocolate. May magtuturo ba sa'yo na parang, ay, gusto ko to, ikikip ko to. Diba? Parang gano'n. Doon yung lumalabas yung kasalanan. Kasi parang nagiging selfish tayo, which is kasalanan niya. So, to mind our mind, so, to mind our mind, we have to, number one, yun, choosing to manage my mind. Number one point is feed my mind. Choosing. Mm-mm. Feed my mind. So, ano yung if you feed natin sa utak natin? Which is? Truth. Alam naman natin lahat kung ano yung totoo. So, sabihin ko pa ba? Sabihin ko pa yung kung ano yung totoo. So, ano ba yung totoo? So, makikita natin yan sa... Puntahan muna natin yung... Di ba nga, sabi nila is the... Ano, sa John 14:6 ba yun? Does the truth will set you free? John 14. Ayan daw yung John 14. The truth will set you free. Nothing but the truth. 15 ang sa'yo. 15 ba? Ano kaya yun? John 8:31.
and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Tapos, buksan natin yung So, yun nga. So, saan ba natin makikita yung truth? Di ba nasa Bible? Tapos, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So, yun. Kaya nga, ito yung pinili ko talaga na message. Kasi ito yung wala sa akin. So, gusto ko siyang ulit-ulitin para talagang mag-ano siya sa akin. So, yun nga. Kung hindi natin bubuksan yung ano, hindi natin i-feed yung mind natin, madali tayong mag-ano, hindi natin ma-manage siya ng tama. Kaya sabi ko, before action, maging ano muna, change my mind muna bago mag-action. So, naandun din sa ano, sa Psalm 119:147. Kasi kailangan natin i-ano ng truth yung ating isipan. So, I prevented the dawning of morning and cried, I hope. Tama ba yung sinubat ko? Actually, nasa kanya yung pati. I think it's like one. 147, tapos 97, 95. So kailangan natin kailan ba natin i-feed yung mind natin ng truth? So everyday dapat siya, all the time. So yun yung aking gustong maano sa sarili ko, na parang feed my mind with truth all the time. So nasa Psalm 119 siya, tapos 147, 97, and 95. Balik-balik ko sa aking ano. So yun, di ba? Kung hindi natin ano alam yung katotohanan, madi-destroy tayo. The wicked have waited for me to destroy, but I will consider thy testimonies. And 97, oh, how love I thy law. It is my meditation all day. So we have to feed our mind every, all the time. Hindi pala every day. All the time. Hindi lang every day. Kasi yun naging nangyayari sa akin eh. All the time. Every day. So we have to feed our mind with truth all the time. Tapos, number two is free my mind. So we have to free our mind. Free my mind talaga to kasi para sa akin. Free my mind from the enemy. So, sino ba yung enemy natin? Ang number one na enemy natin is ating sarili. Hindi pala, old nature. Yun nga. Yung kasi di ba yung sinasabi sa Romans 7:22-23, yung parang yung lumalabas pa rin yung old nature natin. Hindi kasi natin yung maalpas-alpasan yung old nature natin. We should not believe everything we think. We should always ask, is that really true? So we should ask always na totoo ba? Totoo ba? Tama ba? So, hindi lahat ng iniisip natin is tama. Kasi pwede, mabuti naman talaga. Pero, na-abuse natin so for ourselves. Kasi meron niya, yun niya, di ba? Kasi natural tayong makasalanan, lumalabas siya. So, na-abuse natin yun. So, dapat i-free natin kasi nga, ano ba yung old nature natin? Makasalanan man tayo. So, we should free ourselves from our old nature. Lagi natin tatandaan na God is God and you are not. So, isipin natin na ano ka lang, sino ka ba? Sino ako?
So we should free ourselves from our old nature. Tapos, free my mind from Satan. So the moment we wake up, Satan will tell us what to do. What parang pagkagising na pagkagising natin, may ano parang sasabihin kagad ng Satan kung anong gagawin natin. Ganyan, di ba? Pagkagising sa umaga, ano unang-unahin? Imulat yung mata. Huwag imulat ang cellphone. Di ba? So, the moment we wake up, kasi nga, sasabihin sa atin ni Satan is we deserve that. We deserve this. So, So if we are in Christ, we have the power over Satan. So we should not be blinded by Satan's tricks. So yun nga, nasa ano eh, kumbaga nasa Lord ka na eh. So unahin natin, let's free our mind from Satan's trick. Na parang kasi gagamitin ng lalo yun nga, yung sinabi kanina na whatever gets your attention gets you. So kapag sinabi ni Satan na you do this because you deserve this. So kapag yun yung nasa isip natin na parang you have do this because you deserve this, madadala tayo ni Satan. So but if we are in Christ, dapat we already have the power over Satan's trip. Hindi na dapat tayo mapadala. So nasa ano siya, 2 Corinthians 2:11. Kasi si Satan, hindi kanya parang ititempt ka lang niya, kumbaga isasuggest niya lang yung ano mo, yung gagawin. So ikaw yung mag-a-act doon. So nasa 2 Corinthians 2:11. So if we 2:11. Okay. Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. So we should know the tricks of Satan. Kasi kung alam mo ng mali, huwag mo nang gawin. Kasi yun yung kumbaga yun yung pain ni Satan para maano kanya, makuha niya yung attention mo. Tapos, ang number 3 na kalaban natin is, to free our mind is world or yung values of the world. World values are constantly in the opposition of God's want. So, yun nga. Kasi nga, ang ano ng mundo is puro sa sarili mo eh. Parang sinasabi ng mundo na you deserve to be happy, love yourself, chase your dreams. That's why we value ourselves more. Because of the teachings of the world. Diba? Parang, sasabihin naman talaga eh, kahit saan, lahat na makikita mo, parang your way to happiness. Parang, diba? Parang lahat ng ano dun is parang love yourself. Oh, ganun, love yourself. You deserve to be happy. Kaya mo yan. Chase your dreams nga. Maabot mo din yan. Pero, nakakalimutan natin na kung bakit meron tayong naandito tayo sa mundo. Well, we should love ourselves pero love God first. So yun nga, we value ourselves more than more than God. Because yun yung nakikita natin sa TV, sa halos lahat ng So, ang kalaban talaga natin is ang sarili natin. So, we should sa world. Kasi yun yung yun doon kasi nagmumula yung sin.
sa sarili talaga, hindi naman yan sasabihin sa'yo na mag-ano kayo na parang, oh, gumawa ka ng kasalanan. It's your decision pa din naman kung gusto mo eh. Either you choose to do good or to do bad. So, yun. Kahit, oh, kahit nga sa ano eh, sa, kasi yung malaki yung ano, yung influensya ng nakikita natin, kaya nga, kailangan natin i-manage yung ano natin, isipan natin. So, kapag ang isip lang natin is for ourselves, lahat ng mga gawin natin is for ourselves. Tapos, kahit yung halimbawa, gusto ko to, gusto, kahit hindi na siya tama, go ka pa rin. Kasi nga, kasi gusto ko lang to, is selfish nga tayo eh. So, kahit nga sa pag ano, diba, kahit nga minsan sa pagpili ng friends eh. Diba nga, ay gusto ko siya maging friend. Pero naisip mo ba kung, gusto ka ba? Gusto ko siya maging friend, pero naisip ba natin yung friend ba na yun is ano, may turn pa yung na ano ko, napakinggan ko na very ano, VIP or VDP. So very inspiring person or very destructive person yung napipili mo. So yun nga, so we should ano, kaya piliin niyo ako, joke lang. Ang sad na tingin sa sarili. O diba, yun yung nature natin. O diba, ako ganteng. Kaya yun. So, oh, nawala tuloy ako. Hindi ko pa kami. So 1 Corinthians 15:33. So yun yung natin na parang how ano din natin para kasi niya na nakaano eh naka-influence sa atin eh so friends. Some friends. 1 Corinthians 15:33. Friends. Yun yung sa mundo. But not deceive evil communication corrupt good manners. Naalala ko yung ano, yung sa school. nakapag maganda sila sa harap pagkausap mo, pero pagtalikod mo baga. Diba? Kasi nga, yun, tapos may ano pa ako na parang, huwag kang maniniwala sa ano, sa unbelievers unless they are going to believe and ano, give their life to Christ. Kasi dun yung magsisimula yung ano, may mga, pwede din silang magamit ni Satan to ano, to pull you down. So, meron pang isa, Proverbs 13:20. Na share yun ni ano ni Kuya Jeff kanina sa kanina di ba? Kanina umaga. So di ba? Ang sabi doon, he that walketh with wise men shall be wise, but the companion of fools shall be destroyed. So mawawala ka talaga kapag yung ano mo is. Tapos a friend, tapos sa Psalms 17:17, a friend loved at all times and brother is born for adversity. Kapag yung dapat ang ano, kaya we have to be careful na pagpili ng friends. Yung friends daw kasi dapat is hindi naandyan sila kapag nasa ano ka, nasa circumstances. Hindi ka troubles. Kaya nga dapat ang piliin mo is kung ano ka, godlyan talaga, godly friends talaga kasi they are going to ano, to help you, inspire you to, and motivate you to ano, glorify God. Hindi yung sila yung magpupot sa iyo. Palayo kay Lord. So, yun yung values ng ano, ng mundo. Yun yung magiging ano natin. Yun yung
hindrance ng ano to free our mind from sin. Tapos ang so paano natin maano? Paano ko sa akin sa akin ko sa kasi address sa akin. Paano ko maano? Paano ko ma-free yung mind ko? So nasa 2 Corinthians how to battle our ano, ourself and our enemy. 2 Corinthians 10:3-5. Mighty through God is pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. So yun. Kasi nga ang stronghold natin is yung sarili natin, yung gusto natin. 2 Corinthians 10:3-5. So, tapos meron pa ako na ano, na parang the best time to win the battle it's before it's happened. So bago pa ano, bago pa yung mangyari. Kaya nga sabi na ano eh, bago pa yung mangyari, ano, run away from it na. Parang yung parang kapag 'di ba pag may temptation, temptation kasi is not a sin hanggang kung hanggang hindi mo siya gawin. Kasi yung temptation halimbawa, pagkain ulit. Pagkain ulit, chocolate ulit. Tignan mo lang yung chocolate, yun lang yung focus mo. Tignan mo lang siya. Pero, tignan mo siya ng isang oras, sigurado ako kainin mo yun. Diba? So, before pa yun mangyari, umalis ka na. So, para, ano na, maiwasan mo na yung ano. Yung temptation, huwag mo siyang i-resist, but run away from it. Yung parang yung ginawa ni ano ni Joseph na tinem siya nung ano nung asawa ni ayan Genesis ano Joseph sa ano Genesis 41 at 39, di ba umalis siya pero na after nun, di ba, parang naano pa siya, na kulong pa siya. Pero at the end, na-glorify niya si Lord kasi nga, ina na siya ni Pharaoh, di ba? Umalis siya, tinakbuhan niya yung ano, yung asawa ni sino hari yun. Uriah. Ng kanyang mas. May tapos na may mas. Hindi ko lalaan. Sinido siya nung ano nung asawa nung master niya pero umalis siya, hindi niya siya yan kumbaga pag inano niya pa yun hindi siya umalis dun baka naano pa siya umalis siya, nakulong man siya pero at the end nag-glorify niya si Lord. So ganun dapat tayo, ganun dapat ako. No, bago pa siya mangyari, bago ka pa ma-tempt, run away from it na. So kapag alam niyo na kapag nasa
labas. Huwag niyo nang ano, huwag niyo nang samahan. Tumakna kayo. Tumakna kayo. Kasi kayo yung madadala. So, choosing to manage our mind. Number one is, in order to mind your mind, to manage your mind, is feed my mind with truth. Free my mind. And number three is focus my mind in the right things. So how to focus our mind in the right things? First is think about Jesus. So think about Jesus. Ano ba yung ginawa ni Lord para sa atin? So sa 2 Timothy 2:8. Yun, isipin natin lagi si Lord. Si Lord ay always good si Jesus. So we should think about Him always. And ano ba yung ano nagawa ni Lord sa atin? So yun yung dapat isipin natin lagi para mawala tayo sa ano, sa kasalanan. And then think about others. Madami ko sa akong verse. Tapos napalimutan ko. And think about others. So, focus my mind in the right things. So, first is think about Jesus. Kasi nga, si Jesus lang naman yung always good. Think about others too. Sabi nga ng diba? Nang love your neighbors. Ganun yung buhay nila. So, we should, maging interested din tayo sa buhay nila kung bakit. Pero, alam din dapat natin kung paano. Ano yung ating sarili kasi baka tayo yung madala. So, yun yung sinasabi na parang, kaya sila, malay mo, kaya sila, may galit sa iyo kasi, galit, yun din yung kaya sila nagagalit sa iyo. Hindi. Kasi hindi. May mga tao talaga na just mo. Makakaiwasan natin sila. Hindi natin sila iniiwasan kasi malay mo kaya nila ginagawa yun kasi yun ang ginagawa din sa kanila. Kumbaga, we have to care for them para
syempre makita din nila kung gaano tayo ka ano ka bless kung ano kasi minsan yung ano kapag may mga tao kasi na kapag ano kapag Christian feeling nila is righteous sila baga so we have to think ano din sa kung ano yung buhay na meron sila para makita nila si Lord sa buhay natin hindi yung i-judge natin sila so we have to think of them hindi lang para i-judge kundi para i-care tapos focus our mind by thinking about eternity so Colossians 3:2 set your affection on things above, not on things on earth. Yun. So we have to focus our mind sa ano sa heaven, hindi dito sa mundo. So pag dito tayo na ano nag-focus, distraction yung mangyayari sa atin. Mawawala tayo. So 2 Timothy verse 22 then. Be also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of the pure. So yeah. Think about eternity. So yun, ganun. If choosing to manage my mind, so we have to free my mind. I have to free my mind. We have to free my mind. Mali. I have to feed my mind with the truth. Free my mind with enemies. First with myself, and then focus on the right things. Ngayon. So yun na nga, sabi ko, manage your mind. Ngayon, take actions na. Ngayon, take actions na. So, after you manage my mind, syempre, hindi mo lang naman talaga i-manage yun. Kaya ngayon, nasa James, ano yun, kanina binasa ko? 2:26 yan? So yun, after ma-manage yung mind natin, we have to take action para hindi kayo mawala. So we have to work on our yun yung sinabi ko kanina, our spiritual life, our Christian, at Christian walk. Kasi yun lang sa akin. Kaya sabi ko, choosing to manage my mind first, but para makafocus ka sa ano, sa right things para hindi para mag ano ma-exercise mo yung Christian ano Christian life mo hindi lang yun lang doon ka lang hanggang doon lang ako kaya nagsabi ko hanggang doon lang ako choosing my mind kasi di ba parang kasi yun nga sabi ko kanina parang no, kasi nga yung sarili mo yung ano eh yung kalaban mo eh to ano kasi nga yung ikaw yung nag-iisip pag inisip mo nang inisip yung sarili mo tulad nito hindi ko talaga kaya magsalita friends pero hindi ka talaga kaya magsalita kaya nung una pa lang talaga sabi ko makipagpalit kaya ako kay ate pero baka alamin ako kay ate hindi ako payagan ito nung una pa lang sabi ko pa lang talaga is parang hindi parang sabi talaga makipagpalit kaya kay ate hanggang sa palapit na ng palapit sabi ko malapit hindi talaga baka sabihin man ni ate gawin mo yan bako pa maano kaya yun parang kasi nagsisimula talaga sa atin kung paano natin kumaka kasi Christian na tayo eh nang we receive Jesus Christ as our savior eh
So, ano pa yung next, ano natin, next step? So, we have to, ano talaga, we have to take actions na parang, you have to work din talaga. Sana ito yung maging first step. Yung ganun ba, na parang, hindi, mamanage mo man siya, kasi, ano eh, mamanage eh, kasi nga, ano nga, ano doon, meron pa pala akong ano. Wait lang. Meron pa pala ako. Wait lang. Kasi parang, di ba, parang, yun, natanggap ko na, na-save na ako, parang gano'n. Tapos, parang, save na ako, parang gano'n na lang. Parang, wala, hindi ko na kailangan mag-ano. Kasi nga, you say my grace, man, you don't have to work. Parang, you don't have to work. Parang, ano, pero, wala, na ano ko, na-realize ko, is mawawala at mawawala ka. Kasi, yun nga, parang inisip ko yung sarili ko, doon kay Ani Satan eh, na parang iti-time ka niya na, ay, okay lang yan, parang ganun, diba? Yun nga, nasabi ko dati na hindi ako nag-ano ng ano, magbasa, hindi ako nag-attend ng prayer meeting. Kasi doon ka ano talaga ni Satan na parang, wala ka namang ginagawa, parang ganun yun. Kasi yun yung nasa isip ko talaga, parang wala ka namang ginagawa, dito ka lang naman sa bahay, matutulog ka lang naman, parang ganun yun. Parang i-ano mo ba, i-talag dito? I-justify mo pa yung sarili mo ba? So sa kaya nga doon na nagsisimula yung parang selfishness mo din na parang kasi gusto ko eh, gusto ko mag-rest, gusto ko matulog, inaantok ako. Inaantok ako eh, hindi matutulog ako yung gano'n. So doon yun sa ano, yung parang malaki talaga yung ano, ng sarili mo kapag inisip mo lang na inisip yung kung ano yung gusto mo na parang, ah, gusto ko lang eh, kasi ano eh, pagod ako eh, so matutulog lang ako, hindi na ako mag-attend, hindi na ako magbasa, parang ganun. So, ang sabi dito, we are created by God and created for God. So, dapat, we should focus, we should manage our mind through Jesus Christ. So, dahil nga, create tayo ni Lord para din sa Kanya, to glorify Him, hindi to glorify ourselves. So, we should manage our mind. Yeah.